Po, araw-araw po bawat gumigising tayo, natatakot po talaga tayo. Talagang yung tingin natin, kaliwat kanan, Oo, baka oh may my. nakasunod sa iyo. Oh Sinlat my na ng God. depression, anxiety, takot, andun lahat yun. Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Grabe ang pinagdaanan nitong ating kakwentuhan for this episode. 8 years siyang undocumented dito sa Canada, and then naging PR din siya. She fought to stay here, lalo na dahil meron din po siyang anak na dito na rin po pinanganak. Anyway, sige, kausapin po natin siya. Alamin natin ano ang kanyang naging kwento. Si Miss Evangeline o Vanjie Kayanan. Hi, Vanjie! Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, si Vanjie ay nasa Edmonton. Apo. Ayan. Okay, sige. Dahil marami tayong pag-uusapan, sige, diretsuhin na kita. You came here as a temporary foreign worker in 2011, and then you lost your status in 2015. Okay, ano ang nangyari? Paano, ba't kinawala ng status? Nung 2011 po, yung unang employer ko, I came here as a restaurant and bakery manager. As a restaurant and bakery manager, you need to monitor yung bakery tapos mag-produce ng mga breads or anything. Ang nangyari po noon, during that time, winter time, so very slow, pero ang pinagawa sa amin, nagpuputol kami ng mga puno sa farm niya. Oh, okay. So, Anong farm? Farm na private farm, personal private farm niya, ganun? Actually, pag slow sa bakery, dadali niya kami sa farm niya, magkakat ng mga trees na hindi sakop ng kontrata mo. Oo nga naman, ba't ka puputol ng puno? Para saan daw yun? Anong sabi ng amo niyo? walang sinabi kasi tapos yung discrimination doon na ang thinking kasi nila noon na pag pumunta ka rito, galing ka sa Pinas, is nasa mahirap ka tapos yung tinitreaten ka for sending back home pag hindi mo sila sinunod. Nako. Tapos dapat 40 hours a week ang nasa kontrata. So ang nabibigay lang na hours sa amin is 20 hours a week. Oh, and then yung okay. 20 hours a week na yon not enough para makompensate mo yung renta. Na yung renta is binan niya, doon kami nag-stay. Automatic na kalta sa sweldo. At the same time, walang means of transportation kasi nasa countryside. So pag nasa countryside ka, walang mga bus. So yahatid kami ng binan niya. So babayaran din namin yun. So ang sumutotal, yung 20 hours na cut off sa ano namin, not enough para mabayaran yung bahay sa rent sa bahay tsaka yung transportation. So negative pa kami. Oh my. So in short, hindi niya sinunod yung kontrata. Where did you find that employer, Vanjie? Paano mo nakuha yung employer niya? Actually, may employer sa Pilipinas tapos may sub agency sila dito sa Canada. Oh, so through agency. So parang through agency to agency. Philippines dito sa Canada. Yun, may ganun silang agency. Tapos, yun, lahat ng violation na nasa contract, na-violate halos magmula sa working hours, working condition, tapos yung discrimination, yung brown color ka, yung mga bigat na trabaho ang bibigay sa'yo, pero yung mga white, nandun lang, nakatayo lang sa restaurant. Kami, yung mga bibigat na trabaho. So, ang ginawa namin during that time, wala pang 3 months, nire-record namin lahat ng mga sinasabi niya, pinapagawa. So, nireklamo namin siya. So, nung nireklamo namin siya, wala pa kami 3 months, tinerminate niya kami lahat. Anim. Oh, no. Puro Pilipino kayong anim na nag- Opo. Wow. Tinerminate niya kami noon. So, 3 months pa lang? Wala pang 3 months po. So, wala pang 3 months. Kasi ang dito yung probationary mo is, after 3 months, di ka na nila pwedeng terminate. Ay, during that time, wala pang 3 months. So, kaya na-terminate po kami. Kasi dahil sinumbong namin siya. Okay. O, anong ginawa ninyo? Siyempre, wala na kay employer. Naghanap po kami ng employer. So, kaya ako nakalipat naman dito sa Alberta. Kasi ang working permit namin noon is 6 months lang.
Okay. Pwede pala yun, Vanjie, no? Kasi medyo, baka ako din ako confused. Kasi kapag temporary foreign working, di ba, ang nasa isip, closed work permit. Yun, doon ka lang sa employer mo. So kapag nangyayari yung sa situation mo, less than 3 months within the probationary period, natanggal ka, ano pala ang pwedeng option ng temporary foreign worker na yun? During that time po kasi yung 2011, medyo hindi pa ganun kahirap yung LMO pa po tawag natin doon, hindi yung Lamia. Okay. Hindi pa po ganun kahirap noon, talaga na kailangan sila ng mga foreign worker. Tapos nakahanap po tayo ng panibagong employer dito naman po sa Alberta. So from Ontario, nalipat po tayo dito sa Alberta. Okay. Which LMO pa po noon, labor market. Okay, so nakahanap ka pala ng bagong Lamia. Alright. Okay, how was your experience naman dito sa pangalawa mong employer? Dun sa pangalawa naman, during that year, okay naman po siya kasi supervisory naman yung entry. Tapos, pwede ka mag-prayos ng Canadian Experience class after that 1 year. During that time, tie-up ka pa rin sa employer mo. Ang nangyari naman dito sa pangalawa is, nilalagay kami sa graveyard. Nilagay ako sa graveyard schedule, which is yung graveyard is up to 3 a.m. Mm-hmm. As a temporary foreign worker that time, hindi ako nagda-drive. Kailangan mo mag-take ng bus. So from 3 a.m. walang bus noon. So maghihintay ka ng 6 a.m. para maka-uwi. Kung ano mo maghihintay ng 6 a.m., magte-take ka ng taxi. Ang taxi noon, papunta sa tinutuluyan ko, is $40. Yun yung cost. Tapos, ang nangyari pa, 3 a.m. ka na uuwi, babalik ka kinabukasan, like 8 a.m. or 9 a.m. So, wala kang tulog. Yun. So, ganun na nangyayari noon. Tapos, pag-graveyard ka, yung mga... Instead na 6 kayong magko-close, 3 na lang kami nagko-close. So, pahirapan, mga ganun. So, talaga yung discrimination, yung sa trabaho, binibigay lahat sa iyo. Kasi hindi ka makapagreklamo dahil nga ang thinking nila, nakakontrata ka, hindi ka agad-agad makakahanap o makaka-resign. Kasi nga, kailangan mo ng panibagong LMO na naman. Teka muna, Manji. 3 a.m. ka matatapos. Babalik ka ng 8 a.m.? Yes, yes. Oh my gosh, sobrang long working hours also. Kung for a graveyard shift, dapat gabi ka na mag-uumpisa din kung graveyard shift. Opo. Hindi naman po everyday lagi nangyari yan. Pero it's like every once in a week, ganun siya. Tapos walang pay yun. O binabayaran ka din, walang pay. Yung extra hours. Wala pong extra hours yun. Hindi siya bayad sa iyo. Hindi sila nagbabayad ng overtime pay. Parang iyaano mo lang sa oras mo. Oh my! Yun. Ano ba yun? Ang malas naman pati sa pangalawa. Okay. Minatis lang po siguro tayo sa employer. So, yun po yun, no? Umabot siya hanggang 2014. Naganap tayo ng panibagong employer pero naka-employ pa tayo doon. So, parang during that time, ano po kasi ako yung pag alam ko yung tama, hindi naman sa nagsusumbong, sinasabi natin sa HR yung mga anomalya na nangyayari kasi hindi na healthy hindi na healthy para sa isang empleyado na ganun lagi yung ginagawa na kailangan malaman ng mga HR kung ano yung ginagawa ng employer mo. So yung time na yon na nakaprocess ang papel ko, winidraw ng employer yung sponsorship niya na hindi ko alam. Kasi nagsumbo ka sa HR, parang ganun. Opo, na hindi ko po alam na winidraw niya. So, yun po. During that time po kasi is, nabuntis naman po ako. So, grabe, pero Vanjie, tiniis mo din ah, ng 3 taon yung ganun sistema. Ng 3 taon tiniis natin para lang masubmit sana natin yung papel. Nasubmit ko po yung papel, pero yung time pa lang yun, tinitingnan na ng HR yung mga sumbong natin, iniimbestigahan na niya yung mga nangyayari. So, during that time, winidraw po yung application. Nung nalaman ng boss ko na sinumbong ko siya, kasi siya po yung nakapirma doon sa application natin. So, winidraw niya yung application. Oh my. Okay. Dito na nag-umpisa ang iyong problema. So, what happened nung wala ka ng sponsor?
So, ano nangyari yun, dumating sa akin yung letter na na-refuse yung application ko kasi nga tinanggal nung employer yung sponsorship. Kaya, na-refuse po siya. And then, naganap po ako ng panibagong employer. Oh, okay. Oh, naku po, naka-third employer ka ba pala? Opo, pero yung pang-third employer, naka-process po yung work permit application natin. So, habang naka-process po yung work permit application natin, usually po it takes only like 3 to 6 months waiting para sa application. Yung time pong yun, buntis ako, nakapanganak na po ako lahat-lahat, hindi pa dumarating yung work permit application. Kaya yung time na yun, dahil another employer siya, hindi ako naka-employed. So, nung nanganak po ako, wala po akong healthcare na. Oh my! Paano yung gastos mo no, nung nanganak ka? Nung nanganak po ako, binilled out ako ng... Actually, yung nung nanganak po ako, sabi ng hospital, tatanggapin ka namin pero bibuild ka namin. Okay lang po kasi nagliliver na po ako nun. So, kailangan ko siya. So, nung nanganak po ako, 1 hour pa lang, sabi po sa akin ng mga nurse o doktor, kailangan mo nang tumayo. Fix yourself kasi parang hindi lumaki ang bill mo. So imagine, oh my, ako 1 to 2 hours, I need to pack up and go home para hindi lumaki yung bill ko. So ganun naman yun ang, yung naramdaman natin, ano, nung nanganak tayo. Oh my gosh! Buti na lang po normal delivery siya. Kasi yun nga, normal delivery is, yun nga. So within 1 hour kailangan akong mag-pack up kasi parang hindi lumaki yung bill natin. So hindi ko alam kung concern sila na lumaki yung bill ko. Ano, no? Kasi oo nga, parang sila... 2 hours need to pack up kasi yung... Okay, I'm sorry, I have to ask ha. So makano yung naging bill mo? Yung bill natin nang siguro nasa... yung first, una araw lang po yun, nasa 5,000 plus, 5,500 ganun. Kasi normal delivery naman po siya. Oh my. Apo, okay. Yun. Oh, so, paano, okay, then you had a newborn with an uncertain employer status. Paano, anong nangyari nun? Okay. Nung yung tapos nung nanganak na po ako nun, so pagka-uwi, after 1 month that I gave birth po, na-refuse po yung work permit application natin dun sa third employer. So, yun yung time na nawalan na po ako ng status. Okay. So, refuse po siya, technically po, wala na po akong status noon. Okay. Nako, pag ganun, buti hindi ka nag-isip na, kasi ibang kababayan natin, syempre medyo mahina ang loob niya, isip nila, nako, wala na, uwian na to. Po, anong nasa isip mo noon? Yung time pong yun, sabi ko, paano yung anak ko? Kasi baby pa lang siya, tapos Canadian siya. Actually, Canadian siya by birth. Pero yun nga, nakatali siya sa status natin. Kailangan niya ng check-up. Kailangan niya, yung time na nag-reach out po ako, naganap po ako ng organization na pwedeng tumulong sa akin. Kasi all right, wala naman po tayong kamag-anak dito. Tapos, hindi po tayo ganun ka-active sa community kasi hindi natin aware. Hindi tayo aware kung ano ba mga services na pwedeng maibigay sa atin. Okay. Kasi wala po tayong knowledge sa ganun. Actually, mga employer, hindi nila sinasabi kung ano yung mga services na pwede mong makuha as a temporary foreign worker. Hindi po tayo ino-orient sa mga ganun. Yun po naganap po ako, no? So, migrante po ang nahanap natin. At sila po yung tumulong sa atin. During that time na nag-reach out po ako sa kanila, hindi na po nila ako pinabayaan. So, dahil naging undocumented po tayo ng time na yun, tapos yung baby ko po, ever na ipapacheck up natin, kailangan akong magbayad. Oh, tinulungan ka din ng migrante for your expenses for the baby? Opo, bali ang ginawa naman natin nung time na yun, nag-lobby tayo sa mga government official. Kasi under the Canada law, na lahat ng pinanganak dito na bata na Canadian, dapat may access sa healthcare. Which is ang Alberta, hindi niya ginagawa. Ang ginawa po natin, nag-lobby po tayo. Lahat po ng mga documented na parent na may mga Canadian-born children, sinama ko po. Siguro nasa 15 to 20 kami na parents
na nadala natin sa parliament. Wow. Sa legislature. Okay. Para lang pakita na ito po kami, totoo po kami, hindi ito storya lang. Totoo na may pinanganak ng mga bata rito na hindi nakaka-access na healthcare. So nung nakita yung ganon, dinulog ng mga MLA sa Congress na eto nga, hindi sila nakaka-access ng healthcare under the policy sa act na ganito, dapat may access. So yun po yun, no? 2016 yun. So na-approve siya 2017. Wow! Pinawa po natin, pinangalanan siya McKenna Rose Law. McKenna Rose Law, yung pinanganak ng mga bata under sa non-status parent can now access sa healthcare. Wait, Makana is your daughter? Apo. Wow, ibig mo sabihin na ipasa yung parang batas na yan sa Alberta because... Yes. Wow! Because of, sa tulong ng migrante, kinampanya po natin siya. So, yun po. So, yung mga non-status po dyan na may mga Canadian-born daughter, pwede po maka-access ng healthcare. So, kung hindi po kayo aware sa ganon, pwede po kayong dumulog sa migrante at pwede po namin sabihin kung paano po yun. Galing! Oh my gosh, Ranji! Wow! Teka, hindi ko matanggal sa isip ko. Nung humarap kayo sa parliament with your Canadian citizen children, but you guys were undocumented, yes, hindi ba kayo natakot na parang in-expose ninyo yung sarili nyo na, oo, kami undocumented, pero yung anak ko, citizens. Buti hindi kayo parang pinuli doon. Baka isipin nila, baka ironda na kayo doon pa uwiin. Opo. Actually, ganyan nga po yung thinking ng mga nani noon. Takot na takot po sila noon talaga. Pero siguro nakuha natin yung trust nila. Kasi sa akin naman, nakuha po ng migrante yung trust ko. Talaga hindi ka naman po nila pabayaan. At saka yung awareness po na binibigay natin is hindi po natin sila nilalabas para for deportation or anything. Kasi yung thinking po nila, pag lumabas sila, nagpakita sila, madideport po sila agad-agad, which is hindi po, kasi may proseso po sa papadeport. Opo. Oh, okay. Ibig sa okay. Yun nga actually yung nasa isip ko, Vanjie, no? How is it like to be undocumented here in Canada? Kasi basically, syempre, parang wala kang status. 8 years kang undocumented, gumigising ka araw-araw, anong nasa pakiramdam nun na parang may huhuli ba sa akin, may dadampot ba sa akin, may magsusumbong ba sa akin? Paano yung feeling ng ganun? Ganun po talaga, no? Yung feeling ko, feeling din ng ibang tao on behalf of undocumented, yung feeling po natin yung araw-araw na gumigising ka, fear of deportation, fear of mahuhuli ka, kasi hindi naman pulingit sa kaalaman natin na kailangan natin makasurvive. So kahit undocumented ka, nagtatrabaho ka under the table talaga. Kasi lalo na kung may mga anak ka na sinusuportahan. Itong mga bata na to, hindi naman nakaka-access, wala silang child benefit. Kasi nakatali sila sa status ng magulang. Hindi naman pwede na ang organization lagi ang magbigay ng financial. Kailangan may financial ka rin na isi-send sa Pilipinas, di ba yung mga ganon? So, araw-araw po bawat gumigising tayo, natatakot po talaga tayo. Talagang yung tingin natin, kaliwat kanan. Kami nakasunod sa iyo, ganon. Ganon po talaga, ganon po yung pakiramdam. For 8 years po, ganon yung pakiramdam natin. As in, lahat na ng depression, anxiety, takot, andun lahat yun. Pero kailangan mo maging matapang kasi may anak po kayo na kailangan buhayin. Oo, buti, Avanji, nakahanap ka din ng ano, yung under the table jobs. Okay. Pero, syempre, ang kaakibat niyan, minsan may takot ka din na baka lalo ka ding abusuhin kasi alam nilang under the table lang yung trabaho, tapos nasa isip mo na naman, ako, pwedeng kang tanggalin ng ganun-ganun lang. Oh, yun po. Pag under the table naman po, syempre, below minimum wage po yung bayad sa atin. Hindi ka po makapagreklamo na may sakit ka kasi anytime pwede kang tanggalin. So, kahit may sakit ka, papasok ka pa rin. Kahit hindi ganun ka-safety sa trabaho, papasok ka pa rin. Kasi yung thinking mo, dalawa na eh. Kailangan mong mabuhay, kailangan mong suporta ng anak mo, at kailangan i-keep mo yung trabaho mo kasi kung hindi, mawawalang ka ng trabaho. Oh. Kaya kahit may sakit ka, papasok ka pa rin. No, my gosh. Okay. Paano umabot ng 8 years, Vanjie, na ikaw ay undocumented? Nakita ko parang
nagkaroon ka rin ng petition to stay basically on grounds of humanitarian compassionate grounds. Yata parang gano'n. Nung okay, time paano tumagal ng 8 years? Nung time na nawalan po tayo ng status, nag-apply po tayo ng humanitarian. So, first apply po natin 2016. Ang humanitarian po, umaabot ng 2 years bago nila, 2 to 3 years bago po nila bigyan ng decision. So, nung time na yun po, 2016, 2018, na-refuse po tayo. Okay. So, from 2018, second application natin, nag-apply na naman po tayo. Ang kagandahan lang naman po sa humanitarian, pag na-refuse ka, pwede ka ulit mag-submit. Alright, okay. So, pangalawa ano po, dahilan? Wait, ano dahilan ng pagkaka-deny nung una? Ang deny po ng una, sabi po is, wala daw tayong hardship kung uuwi sa Pilipinas. Kasi nga po sabi, nakapag-aral naman daw po ako, tapos yung experience ko as managerial, malaking factor siya para hindi daw po ako mahirapan maghanap sa ng trabaho sa Pilipinas. Alright. Okay. So, yung mga factor po niya. Pero syempre, may anak po tayo na Canadian. So parang ang yung thinking ko naman, mas may future yung bata dito kumpara sa Pilipinas. So, nag-apply din po ulit tayo ng panibagong application nung 2018. So, 2020 na refuse na naman po siya. Oh my! Ganun pa rin. So, kaya yung out of status po natin, ganun siya, no? Out of status ka, pero may nakasubmit kang papel. Hinihintay mo siya. Kaya lang sa tagal ng approval niya, nare-refuse pa rin. After 2 years, refuse. So, 2020, na-refuse na naman po. Tapos, okay, 2020, last year po nag-grant ang permanent residency ni Vanjie. Yes, what last happened from 2020 to 2023? So, 2020 po, yun yung time na meron na pong, ang tawag doon, nag-email na po yung CBLC sa akin na you need to report on the office. So, yung nakatipot ng email, kasi usually ganun po yun eh. Pag may nakaprocess kang application sa IRCC, konektado na siya sa CBSA pag na-refuse ka. So, parang random checking, eto na-refuse, so pwede mo na siyang tawagan pag ganun. So, in-emailan po ako. Maraming mga undocumented sa atin na nakaka-receive ng gano'n. Sila po yung mga nagpapa-uwi na sa mga non-status. Nako po, okay. O, anong ginawa mo? Nakuha mo yung sulat mo. Anong nakareceive po ako ng email, pinag-isipan ko po siya magdamag. Magre-report ba ako? Hindi. Kasi alam ko po sa pag pinatawag ka na ng gano'n, ayusin na yung pagpapa-uwi mo. Sa ako naman po, ayoko naman po magtago. So, ang ginawa ko po, kinabukasan, pumunta po ako sa office. Nag-report po ako. Wow, okay. O tapos? So, nung nag-report po ako, pinapirma po ako na yun nga, aayusan na nila yung pagpapauwi sa akin. Tapos, habang pinaprocess yung pagpapauwi, every week kailangan mo mag-report. So, it takes a while din pala, Vanjie, for them to process your supposed deportation, ano? It takes a while po, pero yun nga po, no, yung voluntary kang magganon, bibigyan ka lang nila ng 1 year. Sabi nila, after 1 year, pag umuwi ka, pwede ka naman makabalik dito anytime. Basta totoo ba yun? May totoo, hindi po. Kasi may record ka na nun, syempre na pinadeport, pababalikin ka ba ng ganun-ganun lang yun? Pero sa pagkakaalam ko, wala pa naman po nakakabalik. So, sinasabi lang nila yun. Pero, yun po. So, ang ginawa po, di pinapirma po ako, no? Tapos, kinuha yung passport namin ng anak ko. Tapos, every week, nagre-report po ako. Okay. About 1 year yun. Kasi sabi about 1 year sa 2020, 2021. Sa 2021 po, natagalan lang po yung pagpapauwi kasi dahil yung passport ng anak ko, kailangan i-renew. Oh. Kasi kanina. Grabe, no? Nakakaloka, Vanjie. 1 year pala, nasa isip mo na, nauuwi ka na. Apo, yung mind ko po talaga nung nauwi na kasi dalawang beses na po ako na-refuse eh. Sabi ko po, siguro hindi ako para sa Canada. So, kailangan ko nang umuwi. Actually, pinadala ko na po lahat ng gamit ko, pauwi ng Pinas, ganun. Wala na kaming gamit ng anak ko. Nire-ready ko na yung sarili ko nung time na yon. Pero, ang nakapagpapigil sa akin nun kasi yung anak ko po, natagal lang kami sa pagre-renew ng passport niya kasi Canadian passport, ang haba ng kailangan yung consent ng tatay, kailangan meron kang
guarantor na citizen. So, ganong proseso siya, no? Kaya natagalan. So, habang natatagalan po yung proseso na yon, na-assess po kasi ang anak ko ng doktor. Yung ano na anak ko, na-assess siya na may ADHD tsaka ODD. Oh, okay, okay. So, nung may ADHD at ODD siya, so parang natin, sabi ko, parang ayokong umuwi. Kasi kung, well, hindi ko kayang supportan sa ganung ano yung anak ko. Yung needs niya sa Pilipinas. Apo, kasi hindi po, kasi dito, dahil dito, libre yung healthcare niya, may makakatingin po sa kanya, di ba? So, inisip ko yung condition niya sa Pinas. Paano yung sa healthcare niya? Paano ko masusuportan yung ganun? So, habang pinoproseso po yung pagpapauwi sa akin, 2021 na po yun, sabi ng migrante, bigyan mo ako ng last chance, i-kampanya natin. Aba, okay. Ayun po. Yung, kaya kinampanya na namin siya para naman sa anak ko. At anong kind of petition ang tawag doon, Vanjie? Keep McKenna healthy. Talagang special lobbying siya for McKenna, ganun. Kasi po, ang nangyari po kasi, ganito po kasi yun eh. Kanadyan ang bata, ang mapapauwi siya dahil sa akin nakatali. Kasi walang nani na gustong iwan din naman ang anak, di ba? So, ang pinapili ako ng CBSA noon eh, iwanan ang bata kasi Kanadyan. Kung iwanan akong bata, papampun nila sa iba. Which is, ganun po yun. Tapos, ikaw lang naman pinapauwi namin, hindi yung bata. Parang nakakaloka. Ganun po, okay. As in, ganun ka, ano. So, ang inano namin noon, yung last na shot namin is stop the deportation, keep McKenna healthy. So, yun po yung nagpapalit. Where did you go? Okay, nung sinasabi mong ilalaban ninyo, anong ibig sabihin nun? Saan nyo, saan kayo pumunta? Yun po, yung migrante po, nagpa-press conference kami, tapos nagpa-gumawa kami ng petition, signing. So, whole Canada po yun, no? Tinulungan po ako ng migrante, tsaka ng Mig Canada po. Tsaka Migrants Right Network. So, maraming po tayong solidarity na iba't ibang organization. Kaya yun po, no, nagpapasalamat po ako sa komunidad. Tsaka sa iba't ibang organization. Kasi sila yung tumulong para magpirma yung Stop the Deportation. So, ilang ano lang po, siguro po, ano, 1 week lang mapapauwi na ako. Alam ko parang meron na siyang deportation order ng July 2022. July po yun, mapapauwi na kami. Tapos, 1 week po before ng deportation date, na-halt po siya. Kasi lumapit din po tayo sa mga MP. So, yung MP, ayun, tinawagan ako. Sabi, huwag ka na mag-pack. Huwag ka na mag-ano ng gamit mo. Kasi na-halt yung deportation, di ka na mapapauwi. Okay. Binigyan na ka ng 1 year to stay. Okay. So, 1 year lang po. Anong, on what status yung 1 year to stay? Yung 1 year to stay, parang temporary status lang siya na from 1 year, may temporary status ka, tapos pwede kang mag-apply ng PR application mo. So, gin-drag namin yun. Okay. Kahit 1 year lang. And then, you filed your petition to PR through what pathway or through what process yung PR? Humanitarian pa rin po. Oh, okay, okay. Oh, ano naman yung grounds mo dito, dun sa petition mo, for your daughter? Yung sa humanitarian, nagamit po natin yung mga, actually, ang nag-sign po ng petition, in 1 day lang, 1,000 Canadians na yung nag-sign. Oh, wow, okay. So, in-attach po ng lawyer natin yun, tapos lahat po, ng mga petition, in-attach natin sa application. So, nag-focus po tayo noon sa bata, kasi parang ang application ng humanitarian, benefit of the child. So, dun tayo nag-focus. So, kumbaga, ano yung kakaganda ng bata? Saan siya mas mabibigyan ng health, ano po? So, dito. Kaya, yun po tayo nag-focus sa bata. So, after nung in-apply po natin siya last year, actually, nung 2022 po yun, in-apply po natin siya na. Kasi July po yun, no? Nung August po, sinubmit natin ng humanitarian. So, pagdating po ng September, yung first stage na approve siya. So, tapos magpapamedical ka na. Yun na. Tuloy-tuloy na po yun. Opo. Grabe. Akala ko nga po, marirefuse ako sa medical nun eh. Kasi po, hindi na ako kumakain nun. Kapi lang talaga tayo. Tapos meron po akong eating disorder. Di po talaga ako makain. Kaya talagang lumala yung condition natin. Nagka, ano pa nga po ako nun,
Yung tawag dito, nung pandemic po. COVID, nagka-COVID yes, ka. Yes, na-COVID po tayo. Okay. Kasi nga dahil hindi na healthy yung ano natin, dahil nga may depression na tayo sa deportation. Pero awa po talaga ng Diyos, nung na-medical po tayo, clear naman po siya. Okay, grabe, Vanjie. Yeah. Well, what happened to you was, ano, no? Ang laking tulong ng community. Yes, yung community po, yung organization po talaga, tsaka yung komunidad. Oo, tsaka, okay, Vanjie, baka kasi may makakanood nito na na undocumented sa mga oras na ito. Baka sabihin nila, eh parang special case naman yung kay Vanjie kasi parang nakapag-pamedia exposure, mga gano'n na feeling nila, baka hindi naman nila makuha. Ano ang sasabihin mo sa kanila if they want help? Actually po, na maintindihan po naman po natin yung mga sitwasyon na undocumented kasi andun din po sa time na ganun din po, no? Pero gusto ko lang po sabihin, hindi natin kakayaning mag-isa ito. Mm-hmm. I mean, lahat po tayo may kanya-kanyang cases, tama po yun, no? Pero sa right organization, right community, right na tao na tutulong sa'yo at maglilid sa pathway mo, yun yung mga kailangan natin. So siguro kailangan natin na huwag nating isara yung pinto na nakakulong lang tayo sa apat na sulok ng kwarto, no? Kasi wala pong tulong doon. Kailangan natin mag-create ng awareness na ito talaga mga nangyayari sa mga migrants na iba't ibang kaso pero talagang naaabuso, no? So kailangan malaman natin kung ano ba yung mga karapatan natin. Tapos kailangan makialubili tayo sa komunidad. Kung kailangan natin ng tulong, mag-ask tayo ng help. Marami po, actually, marami pong tumutulong dyan. Hindi lang po nila siguro alam kung paano sila makatulong kasi di rin nila alam kung ano yung mga sitwasyon po natin. So, yun po, kung may kita naman kayo na sa tingin nyo, kaya nyo pagkatiwalaan, pwede po tayong magkwento, pwede natin share yung istorya natin. Tapos yun po yun. Opo. I think even yung mga settlement offices, yes, centers, they help, especially yung mga tulad nung nangyari kay Vanjie po, na mga temporary foreign workers who experience abuse, harassment from their employers. Yes. Huwag po kayong matakot na ipapadeport kayo ng employer ninyo dahil hindi po pwede yun. Only the government can deport. Yes. At saka may proseso po sa bawat ano. Hindi po yung nahuli ka, di-deport ka na agad. Hindi po. Basta wag lang po tayong gagawa ng krimen. At saka hindi po krimen ang pagiging non-status, undocumented. Hindi po siya krimen, hindi po siya illegal. Marami lang mga pinagdaanan. Pero yun nga po, no, huwag matakot. Oo. Kasi hindi naman siya krimen. Kailangan mo lang ano ba talaga, kasi ikaw rin na magde-decide on your own, ano ba talaga gusto ko? Gusto ko bang mag-stay dito? Kung gusto mo mag-stay, then you need to seek help para kung paano pathway na makaayos sa papel mo. Alright. Ay, nako. Maraming salamat, Vanjie. Welcome. Ay, nako. Okay, sana maliwanagan, no? You know, there are about 500,000 undocumented workers in Actually, Canada. Actually, 1.5 million na po sa stat natin. Oh my gosh, tumriple agad. Opo, kaya nga sana, yun nga po, no, itong mga panawagan po natin, yung regularization, yung lalo na po yung sa caregiver ngayon, di ba, meron na po silang PR pa na right. Actually, panawagan na po yan ng Migrante Canada, noon-noon pa po yan. Binibigyan lang tayo ng gobyerno ng pakonti-konti, pero yun nga, PR pa na rival. Pero paano po yung mga nandito na? Diba? Exactly. So yung mga nandito na, ang dami pong naging undocumented dahil sa mga naabusong mga yung mga abusado employer, tapos mga consultant po na nagbigay ng false hope sa mga kababayan po natin, no? So, ang panawagan natin, hindi lang po doon, sana i-regulate na, regularization po ang sagot para sa lahat ng mga nandito na. So, sana yung regularization for all, yun yung ma-establish ng ating na ng gobyerno. No, kasi nandito na sila, ang laki na po na i-contribute nila dito. Kahit po undocumented sila, nagbabayad pa rin naman po ng vision, eh. Nagbabayad sila ng bahay, sa pagbili po nila ng pagkain. Sa lahat po ng mga pangangailangan nila, binibili po nila yon at may tax po doon. Yeah. Illegally, hindi sila nag-work, nag-work sila ng illegal, pero nagbabayad po sila lahat. Wala pong libre sa lahat po ng nagawa po nila. Okay, nako, we can tackle that. Maghahanap po ako ng ibang resource person din, baka matulungan ako ni Vanjie. Tungkol dyan sa sitwasyon nga ng mga caregivers na wala na ng status. Tapos may panibagong program na
Siyempre nakaka-hurt naman dun sa mga nandito na ng pagkatagal-tagal. Mm-hmm. Anyway, sige Vanji, we will end this episode here. Nako, grabe no, natapos na ang iyong paggising araw-araw nang tumitingin kung may hahabol sa'yo. Ako talagang yung araw-araw nagising po namin talaga ganun. Kaya sana wag po sila mauli ng pagkasa, lumapit lang sa tamang organisasyon at makialubilo po sa community. Alright. Okay, we'll end this episode here. Maraming salamat, Vanji. Thank you po. Welcome po. Salamat. Bye. Okay.